kung mapapansin nyo, karamihan naman ang sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y pangulo pa. Mm-hmm. Parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya noon, nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. E bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganun rin sa po, sir. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala po yung Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya'y chairperson ng Commission on Human Rights? Senator, may I interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho ng police yan. Literal, hindi yung sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di masang makulong. I can make the confession now, if you want. Una, Mr. Chief, talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga police kawawa naman. Meron akong death squad, pito, pero hindi yung mga police. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. gangster, Chair, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito ha. Mabuti na lang nandito, if you give me time. Ang pulisir kawawa. Hindi mo alam, pag na... Ito, nandito itong mga... Pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, suspended yan. Wala ng pagkain yan sa... Senator, we heard former President Rodrigo Duterte. Ang sinabi niya, yan, si Bato de la Rosa, senador ngayon, he mentioned that dati kang miyembro ng death squad. So let me ask you this first. Were you ever a member of the Davao death squad? I think it's important to set the record straight, no? Here's President Duterte mouthing off. What? There was a Davao death squad, siya nagsabi noon. Sinabi niya mga mayayaman daw na mga civilian sa Davao. Number three, yung mga dating commander ng police, yung mga jepe sa Davao, naging commander ng death squad. Binanggit ka niya doon. So let's set the record straight. Based on Duterte's testimony of the existence of a Davao death squad, were you ever a member of the Davao death squad? No. No, never. Alam mo naman, Karen, na kasi kinakapitalize lang niyo doon sa statement na yun eh. Hindi ba niyo nakita later on na binabaho niya, na lumalabas na nagbibiro lang siya? Dapat the whole context of the statement should be taken, hindi yun lang ang sinabi niya. Very clear naman sinabi niya na bandang dulo, walang kuha niya mga pulis. Ako yan,
All right. So number one, you categorically deny that you were ever a part of a so-called Davao Death Squad. But number two, did you know of the existence of the Davao Death Squad? Sabi ko nga sa iyo, Karen, that yung Davao Death Squad is a creation of the media. Yung term na yan. Yung term na yan. Totoo, may namamatay. May namamatay. Sa Davao muna to, ha? Yung Davao muna tayo. Davao. Totoo yan. May mga namamatay na mga kriminal. May namamatay na mga pusher. May namamatay na mga hold-upper, mga kidnapper. Pero yung term nga na death squad, creation niya ng media. Sinasabi nila death squad, Davao death squad. Ako, I cannot confirm na mayroon talagang death squad. Okay, so one, you're making it clear on Head Start. You were never a member of the so-called Davao Death Squad. You cannot confirm the existence of the Davao Death Squad, okay? But number three, it's the former president himself who said it. He said, may mga, hindi daw mga pulis, pero may mga mayayaman na mga taga Davao, they cared for Davao, sila daw ang pumapatay. Hindi kasuhan ninyo yun, yung mga... But you were his police chief. Ha? So, tanong ko, you were the police chief of Duterte even when he was mayor in Davao. Yes. So, ang tanong ko, what was the former president saying? Ano yun, sir? Invento? Is he a storyteller? Ano yun? You can't say it's a joke. It's either a lie or the truth. Ano po yun? Para bang mga hindi niyo kilala si President Duterte na magaling niya gumamit ng mga words. Dapat kung interpretation of what he has said during the Senate hearing is subjective. Kung ako ang tanungin mo si General Gamboa, tanungin mo si General Danao, yung mga dumaan at chief of police dito, ang masasabi talaga sa iyo, nagbibiro lang yan ng boss namin, nagbibiro lang yan. Kung kayo, tingin ninyo na may meet yung sinasabi niya na talagang mayroong death squad din. Sabi nga niya kasuhan niyo ako. If you have the evidence, kasuhan niyo ako. Inamin pa niya na lahat ng mga whatever hindi from Davao, mag-ilibid tayo sa national level, whatever the police, whatever the drug war succeeds to do or failed to do, ay sa kanya yun, siya ang may legal responsibility doon. Yeah. Actually, sabi niya, inahamon niya ang mga komplainant na mag-file kayo ng kaso sa akin. Kasuhan niya ako. We're gonna get there. We're gonna get there, Senator. But yes, it's to first analyze because it's very difficult for the public to... Sinasabi ng mga kakampi ni Duterte, nagbibiru yan. Ganyan lang siya. He uses words. But may punto si Senate President Francis Escudero. He was under oath, right? When you read a transcript, di mo naman malagay doon, nagbibiro, tumatawa, walang ganun. It's not that way. At in the end, he admitted to a Davao Death Squad under oath. Hinihimay na yan sa ngayon marahil ang iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ang sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y pangulo pa. Mm-hmm. Parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya noon, nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yun, walang puso yun,
talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Sir, doon sa darin ninyo, as a lawyer, ano yung pwedeng gamitin against him? Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ang anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bokasyon sa kanya o kanino man at ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin, napapasukan muna yan bagaman ako isang abogado. Sir, yung admission, why do you think he made those admissions under oath knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble? We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Mm-hmm. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang provision sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin hindi ng sinuman ng pamahalan at sinumang nakaupo sa pamahalan. Sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminals. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay ng pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or ma-ICC na siya or dun sa mga sinabi niya kahapon or to follow up dun sa point ni Celia, ano, para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya dun sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryohan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito: I am willing to take full responsibility. Mm-hmm. Me, just me. Mm-hmm. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Mm-hmm. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga police na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengan sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ang mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Eh, ba't nga ba? Lahat ng nasa baba, ang may kaso. Eh, sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Mm-mm. Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matubato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. Dalawat kalahating taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh.
Na, hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbiso, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin, di ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw ho siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala ka mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kumpleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay, hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinointout ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Mm-hmm. Hindi okay yon, ha? Mm-hmm. At tama nga, gaya na nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Mm-hmm. Nasobrahan ba yung Duke Courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Mm-hmm. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Mm-hmm. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. Mm-hmm. At sa kawawa din naman yung staff na nandun naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon. Mga kabunyog, mga kababayan, mula pa man po ng grabing pananalanta ng Bagyong Christine, sa inyo pong mga financial donations at donations in kind, ay kaagad pong nakatulong ang Attorney Enzo Recto at ang bunyog sa ating pong mga kababayan dito sa Naga City, Pamarinisur at Bicol, na mahagi po tayo ng mga hot meal sa mga sinalanta. At kahit po baha pa, sinuong po natin ito upang maipahatid sa bahay-bahay ang inyo pong mga pinadalang tulong. Nang humupa na po ang baha, lalapwa nating pinalawak ang pamimigay ng mga relief pack sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ay nasa rehabilitation stage na po ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin po ang pagpapaabot sa akin ng mga request ng kanilang mga pangangailangan. Kung gusto po ninyong patuloy pang makatulong, bukas pa po tayong tumanggap ng mga financial donations at kahit po mga donations in kind. Ang sabi ko po, hanggat may natatanggap pa rin po akong tulong mula po sa inyo, patuloy pa rin po itong ating proyekto. Napakaraming salamat po muli sa inyo. May hulaan ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.